Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PX. Our topic for today, salute to our hero, Dr. Jose Rizal, 126th death anniversary. Dahil 126 na taong anibersaryo ng kanyang kamatayan, i-share ko lang sa inyo ang ilang pirasong barya na aking koleksyon at ilang piraso ding banknotes. Ayan. Bilang pagpupugay sa kanyang kadakilaan at ambag sa minamahal nating bansang Pilipinas. Ayan. Merry Christmas po sa inyong lahat at Merry Christmas din sa mga magigiting nating OFWs. Merry Christmas din sa mga senior citizen natin at Merry Christmas din sa mga silent viewers. Ayan. Merry Christmas din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, at ito na nga, i-share ko na sa inyo ang aking mga koleksyon. Ayan, ito yung 1 peso, 1972. Ayan. Ayan, may imahe ng ating pambansang bayani na si Dr. Cerizal. Ayan, may ilang piraso din akong koleksyon ito. Ito yung 1974. Ayan. 1 peso. Ayan. Nasa bandang taas, piso. Nasa bandang kanan, 1. Ayan, may imahe si imahe ni Dr. Jose Rizal. Ayan, nakaharap sa bandang kaliwa, Jose Rizal. Ayan, nasa bandang baba. Marami na rin akong koleksyon nito, nitong 1 peso, 1972 at 1974. Ito naman yung 1 peso na ang bagong lipunan series. Ito ay simula 1975 hanggang 1982. Ayan, ito ay 1978 at may ilang piraso akong mga koleksyon dito. Medyo may mga kalumaan na. Ayan. 1982. Ayan. Medyo napaglipasan na ng panahon ito. Ayan. 1978. At ito pa. Ayan. 1981. At ito naman yung large type. Ayan. Na 1 piso. Ayan, may imahe din ito ni Dr. Jose Rizal, Republika ng Pilipinas. Ayan, nakaharap sa bandang kanan. Ayan, 1990. Ito na itong baryang ito simula naman 1983 hanggang 1990. Ito yung tinatawag na Flora and Fauna Series Large Type. Ayan. Ayan. Anoa Mendoronces, ayan, 1 piso. Ito yung tinatawag na kalabaw, pero hindi kalabaw. Ayan, tinatawag ng mga batang kalabaw. Ayan, at ito naman yung Flora and Fauna Series na 1 peso na simula 1991 hanggang 1994. Ayan, mayroon akong 1991. Kompleto ako nito. Ayan, 1990. Asa ba yung 1992? 1992. Ayan. Ito yung 1993. At ito yung 1994. Ayan. At sinundan ito nung 1 peso naman na BSP series simula 1995 hanggang 2017. Ayan, meron ako ditong isang pirasong 2014 na VSP series. Ayan, ito yung reverse tree na frosted. Ayan, napakahirap na hanapin ito. Ayan, frosted ito. At meron din ako ditong 2015. Ayan, frosted din ito. Napakagandang collection ito, itong ganito mga frosted na coin. Ayan.
At may ilang piraso din ako ditong 2006. Ayan. Ayan. Semi-hard to find na 2006. Ito pa, 2006. Ayan. At i-share ko rin sa inyo itong aking banknotes. Ayan. Nandito rin ang imahe ni Dr. Jose Rizal, 2 piso. Ayan, ang bagong lipunan. Ayan. At ito yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong taong 1949. Ayan. May 3 piraso akong banknotes na 2 piso. At ito pa yung isa. Ayan, napakaganda ng serial number nito, NJ891666. At ito pa yung isa. Ayan. Pangatlong banknotes ko ito. Ayan. Ang ganda rin ng serial number. UV922022. Ayan. 2 piso. Ayan. Ang nakapirma dito, ang dating Pangulo na si Ferdinand E. Marcos. Ayan. At nasa bandang likod, ayan, 2 piso. Ayan. Pahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ayan, balkonahin ng Mansyong Aguinaldo. Napakagandang banknotes. At i-share ko lang sa inyo ang maiksing talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Ito yung talambuhay ni Jose Rizal, pambansang bayani at itinuturing na pinakadakilang Pilipino si Jose Rizal. Sa buong buhay niya, sinikap niyang maging huwaran ng mga kababayan. Ginawa niya ang pinakamagaling na maari niyang gawin sa iba't ibang larangan ng Pilipinolohiya, sining, agham at teknolohiya. Kakikitaan ng pinakamataas ng antas ng kasiningan ang kanyang mga tula, nobela, dula, sanaysay, pintura at iskultura. Isang doktor, dinayo ng mga pasyente mula sa iba't ibang bansa ang kanyang mga klinika sa Hong Kong at sa dapitan sa Buanga del Norte. Ipinamalas niya sa dapitan ang pagiging arkitekto, inhenyero, magsasaka at inventor. Mahusay siyang atleta, lalo na sa eskrima. Nag-aral siyang magsalita at magsulat sa iba't ibang wika. Isinilang si Jose Rizal noong 19 Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna. Pampito siya sa labing isang anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso. Dahil pinaghihinala ang Pilobostero ang Mercado, ginamit niya ang apelyidong Rizal nang mag-aral siya sa Maynila. Bata pa'y kinakitaan na siya ng katalinuhan. Sa Ateneo Municipal sa Maynila, tumanggap siya ng mga medalya ng karangalan sa pag-aaral at pagsusulat. Pinakamataas na marka ang natanggap niya nang magtapos noong 1876 ng bachelor sa sining, katumbas ng mataas na paaralan. Kumuha siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas habang nag-aaral ng pagiging agrimensor sa Ateneo. Huminto siya sa mga kursong ito nang sa gulang na 21 ay lihim siyang magpunta sa Europa. Tinapos niya ang medisina at filosofiya sa Universidad Central de Madrid sa Espanya noong 1885. Itinuring siyang gabay ng kilusang propaganda at aktibong nagsulat sa dyaryong La Solidaridad. Noong 1889, ipinalathala niyang muli nang may anotasyon sa London, England ang bihira ng matagpo ang librong Sucesos de las Islas Pilipinas ni Dr. Antonio de Morga na unang nalathala sa Mexico noong 1889.
609. Bago yon, nalathala na ang kanyang nobelang No Limit Angere noong 1887 sa Berlin, Germany. Sinundan ito ng nobelang El Filibusterismo noong 1891 na ipinalimbag sa Gent, Belgium. Isiniwalat ng kanyang mga nobela ang kabulukan ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas at ang mga kahinaan ng simbaang Katoliko habang naglalatag ng mga kaisipang pampulitika ukol sa pagpapalakas ng diwang makabayan. Pagbalik sa Pilipinas noong 1892, dinakip siya at ipinatapon sa dapitan. Upang matapos ang destyero, nagboluntaryo siyang maglingkod bilang manggagamot sa Cuba noong 1896, taon ng pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Muli siyang dinakip sa kalagitnaan ng paglalakbay, kinasuhan ng paghihikayat ng rebelyon at pinatay noong umaga ng 30 ng Disyembre, 1896. Ang kamatayan ni Jose Rizal ay lalong nagsilbing liwanag sa mga kababayan na ipagpatuloy ang rebolusyon tungo sa pambansang kasarinlan at pagbubuo ng nasyon. Ayan, bilang Pilipina, ipagbunyi at ipagmalaki natin ang kadakilaan, ang magiting na bayani na si Dr. Jose Rizal ang naging ambag sa ating bayang Pilipinas. Ayan, maraming salamat at Merry Christmas po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalos.